sa araw-araw ng ating pakikinig sa Ebanghelyo simula nung Lunes Santo. Ngayon ay Miyerkules Santo na tinatawag nating Spy Wednesday. Bakit po Spy Wednesday? Dahil ito ang araw na si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas. Pabigat ng pabigat ang mga pagbasa kung inyo pong masusundan. Simula ng Lunes Santo hanggang ngayon, unti-unting bumibigat ang mga sitwasyon. Ngayon naman, tayo ay inihaharap sa ebanghelyong ating narinig sa isang sitwasyong maaaring mahirap nating maunawaan. Para bang bakit sa kabila ng pagsama ng 12 alagad kay Jesus sa kaniyang o sa kanilang karanasang nakasama si Jesus sa lahat ng kaniyang gawain umaga at gabi ay mayroon pa ring magkakanulo sa kaniya. Pwede nating maitanong, meron bang pananampalataya si Judas? Sagutin niyo po sa inyong sarili, mayroon bang pananampalataya si Judas? Opo, meron. Kaya nga sumunod siya kay Jesus. Naniwala siya sa taong ito. Naniwala siyang ang taong ito ay isang dakilang guro at isang dakilang Panginoon. Pero bakit nawala? Hindi naman ito nawala. Ito lamang ay napalitan. Ano ang pumalit? Money over faith. So pera ang naging dahilan para siya ay magtaksil kay Jesus. Ang lahat po ng ating ginagawa bilang Kristiyano ay nakatuon sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Pero sa ating ebanghelyo, the desire for money is a powerful incentive for the decision we make. Lagi nating iisipin, ang pagpili sa kasalanan ay natatapos sa walang kabuluhan. Ang ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin that all our actions have consequences. Matuto po tayo sa karanasan ni Judas kung papaanong ipinagkanulo niya ang Diyos na nagbigay sa kaniya ng promise na magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang lahat ng sumunod sa kaniya. Pero ito ay kaniyang sinayang at ito ay kaniyang hindi pinanindigan. Sa pagsama po natin sa mga panahong ito sa ating Poong Jesus Nazareno, tingnan natin kung ano ang mas matimbang, kung ano ang mas mahalaga. Ang pananampalatayang meron tayo o ang pagmamahal natin sa mga bagay na nawawala. Hindi po masama ang material things. Hindi po masama ang pera. Nagiging masama lang ito kapag ito ay ginamit natin sa hindi magandang kabuluhan. Ang ebanghelyo ngayon
ay desisyon ng pagpili kung kaya ba nating ipagkanulo ang Diyos sa maliit na halaga. Ang Ebanghelyo ngayon ay tahasang ipinamumukha sa ating lahat na kailanman ang bagay na material, lalo na ang pera, ay hindi makapagdadala sa kaligtasan. Hindi natin mabibili ang kaligtasan. Hindi natin mababayaran kahit na ang 1,000 ama namin kung ang kaluluwa mo ay nakasanla na sa dyablo sa una pa lang. Kaya nga po tayo ay mayroong mahal na araw upang tumigil sumandali at tingnan kung ano ang mahalaga sa ating buhay. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa napakaliit na halaga katumbas ng kaniyang pangako ng buhay na walang hanggan. Bilang tayo ay sumusunod sa Diyos, bilang tayo ay naglalakbay kasama ng Poong Jesus Nazareno, isipin din natin sa araw-araw na magbawas ng mga bagay na pwede nating magamit upang ipagkanulo ang Diyos sa ating buhay. Kahit na po salat, kahit na po walang-wala, pero mayroon kang pananampalataya, ang Diyos pa rin ang ating daratnan sa kaduluhan ng ating paglalakbay. Sana po sa mga susunod na araw, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria, tayo ay manatiling nakikinig at nagninilay sa kaniyang mga salita upang sa pagdating ng pagkabuhay na ating inaalala, tayo rin ay maging tao at maging panibagong nilalang sa paningin at sa pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsit